guys, magluluto na naman tayo ng beef rendang. So ang kakailanganin natin guys is syempre meron tayong beef, kasi galing tayo yung palengke kanina, so bumili ako ng beef, 3 pork na beef, and then nag-mince na rin ako ng garlic, ginger, shallots, at saka onion, pinagsama ko na siya. Meron tayong lemongrass and curry leaves. Nag-grind tayo ng chili. Pinaghalong onion, garlic, vegetable oil, chili. So, ang kakailanganin natin guys is, imamarinate muna natin itong beef. Yung ginawa natin yung sauce, imamarinate muna natin dito sa ating beef ng 30 minutes bago natin iluto mamaya para lalong mas malasa. So, ito yung kakailangan nilang guys. And then, imamarinate na natin. Ilalagay ko lahat yung ating sauce. Yan. So, yung sauce natin guys is ganyan. Chili. Andyan na yung, may ano na yan, lahat na nandyan na sa ating marination sa chili. Meron ng ano yan, lasa. And then, mamarinate ko lang siya guys. Para mas malasa mamaya. Kasi iluluto natin ito mamaya. So, ibang rindang style yung ating gagawin. Imamarinate muna natin yung ating beef para lalong lumasa, lalong malasa. So, diba? Yan. Yan yung beef natin guys. Oh. Yan. Imamarinate muna natin yan guys ng 30 minutes bago natin iluto. Magluluto na naman tayo ng pasabaw guys. Back to normal na yung pasabaw natin. So for today is magluluto tayo ng yan. Naumpisan ko ng binol yung ating meat. Yung ating pork bones. And syempre lalagyan natin ng herbs. So, andito yung mga herbs natin. Iba't ibang klaseng herbs. May octopus, honey dates, red dates, lily bulb, and dry pig. Ihalo natin dyan. Ito yung pampadagdag lasa sa ating sabaw. So, ito yung ginagamit ko usually, lagi. Kasi, yan ang gustong-gusto ng mga amos natin. And then, lalagyan natin ng asin. Yung ating pasabaw. Yung ating herbs guys is maganda, maganda sa katawan ng mga insekto. At saka ano, very healthy yung mga herbs na nilalagay natin guys. Kaya hindi nagsasawa yung mga amo natin. Pag nagluluto tayo guys is hindi nawawala yung herbs. Kasi yan yung lagi nilang iniinom. And then syempre ilalagay na rin natin yung ating gulay. Ito yung winter melon or gondol sa atin. Kasi umuulan dito. Masarap humigop ng sabaw pag ganitong maulan ng panahon. So nilagay natin yung ating winter melon or gondol sa ating pot. Lastly na yung ating carrots. Kasi carrots mabilis lang na lumambot. So ihintay natin ito guys ng 2 oras. So tatakpan muna natin hanggang sa magkalasa yung ating sabaw at saka gulay. So see ya. Sana natin nalutuin yung ating rendang guys. First is igigisa muna natin yung ating ingredients. Lagyan natin ng ginger. Lagyan na natin yung onion. Lagyan na rin natin yung garlic and lemongrass.
dyan yung ating parilid. Hanggang sa mangamoy yung ating. Once na mangamoy na ito guys, is ilalagay natin yung ating marinated na beef kanina. Isa-isa lang natin. Yung lemon grass guys is mabango talaga to pag niluluto o pinapry. So nangangamoy na siya. Ilalagay na natin yung ating beef kanina na minarinate. Ito yun. I-fry lang natin ito hanggang sa mag-golden brown. So yan hanggang guys, nag-exist na yung ating meat. Nag-golden brown na siya. Guys, naglalabasa na yung oily ng ating yan. And then, itra-transfer natin ito sa ating instant pot. Kasi doon natin lulutuin. Kasi pag dito sa ating casserole, matatagalan tayo. Aabutin tayo ng 2 oras. Palalambutin lang natin itong beef sa ating slow cooker, guys. Kasi pag dito natin lulutuin matagal. So pag sa slow cooker is 25 minutes malambot na yung ating meat. Itra-transfer ko ito sa ating slow cooker. And then mamaya natin lalagyan ng coconut. Inilipat ko dito sa ating slow cooker guys, sa ating instant pot para mabilis siya mapalambot. Kasi pag hindi ko to gagawin guys, abutin ako ng wala sa oras. Kasi matagal palambutin yung ating beef. So, iluluto natin dito ng 25 minutes lang. So, yan. Nakauna yung slow cooker natin. So, start na natin lutuin yung ating in 25 minutes yung ating pasabaw. Kasi ilalagay na natin yung ating carrots. So, yan na guys. Malambot na yung ating gulay. Kasi isang oras nang mahigit, ilanggay na natin yung pinakalas yung ating carrots. Inilipat ko yung ating lutuan kasi pinaglutuan natin kanina ng rindang. So, nilipat ko sa malaking pot. So, yan na guys. Hihintay na naman natin yung ating carrots na palambutin. And then, luto na yung ating pasabaw. Yan, yung ating pasabaw guys. Masarap na yung ating pasabaw kasi malinamnam na masarap. O diba, namiss ko yung mga ganitong gulay. Mga ganitong herbs na luto. Kasi ilang weeks na ako hindi nakapagluto ng ganitong herbs. Kasi puro gulay yung niluluto natin mga sabaw. And then, back to normal na si Inday. So, yan. Luto na yung ating pasabaw, guys. So, luto na yung ating pasabaw, guys. Yan, oh. Yung ating winter melon. Malambot na siya. Yan. Yung ating meat. Malambot na rin yung ating meat na bones. So, try na natin na tikman. Tikman na natin, guys, kung tama yung lasa. Sarap. Masarap sa malamig na panahon itong sabaw na ito. Masarap sa panahon na taglamig yung ating winter melon. So yan, luto na siya guys.
A few moments later. Isilipin na natin yung ating beef, guys. Let's see. Yan, malamot na yung ating beef. Once na malambot na ito, guys, is ilagay na natin yung ating gata. Ilagay natin yung isang gata. And then, palalaputin na ulit natin to hanggang sa kumunti na yung sabaw ng ating rendang. Isisimmer ulit natin ito, guys. Sisilipin na natin, guys. Final. Yan, konti na yung sabaw niya. Lumapot na yung sabaw natin, guys. Guys, yung ating final rendang. Yan. Yum, yum, yum.